Dahil sa sakit sa atin, inihanda niya ang kanyang buhay.
namin sa Diyos. Pasakot kayo sa isa't isa. Tandaan ang inyong pagdala ng Kristo. Mga babae, pasakot kayo sa inyong asawa. Tulad ng pagpasakot ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan na kanyang kamatayan. At siya kung paano nasasakot ni Kristo ang simbahan. Gayun din naman, ang mga babae dapat pasakot ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihanod niya ang kanyang buhay para ito, upang ang simbahan italaga sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at salita. Ginawa niya ito upang maihalap sa kanyang sarili ang simbahan. Maila, banal, walang dati, at wala ang mga tumis o ulo. Dapat mahalin ang mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang kamalaan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang tao namumuhi sa sarili ng katawan. Bagkos, ito'y pinakakain at pinaalagaan, gaya ng ginawa ng Kristo sa simbahan. Tayo ang mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At sila'y nagiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag ito. Ang kaugnayan ng Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Subalit ito'y tumutukoy sa bawat isa sa inyo. Mga lalaki, mahalin niyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igaya niyo ang inyong asawa. Mula sa Siyon, pagpapatalawa ng